ang bayan mo, viva po, Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Langin at pagsamo ng bayan mo, viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Lucia, Dalaga at Martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang Dalaga at Martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita na nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, o Jacob, ng iyong mga tolda? Kay Inam, o Israel, ng iyong tirahan? Warig, kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon, matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan, kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan.
nakikita sa pangitain na makapangyarihan, maaaring mabuwal ako. Gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan, ang mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Kami tuwi na iligtas kami sa dusa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng panahon ng pagdating o panahon ng Adbiyento. At sa unang araw ng linggong ito, tayo po ay ginagabayan muli
at tinuturuan ni Jesus kung paano ba tayo kikilos o yung attitude natin sa mga taong patuloy na kumi-question sa ating kakayanan o kaya naman sa ating mga ipinapahayag. Kung babalikan natin ng konti ang background po nito, di po ba't nagalit si Jesus nang siya ay pumasok sa templo dahil no, ginawang palengke yung templo, ang tahanan ng Diyos, kaya pinaalis niya lahat ng mga namamalit ng salapi, lahat ng mga nagtitinda doon. No? At syempre, merong mga taong nasagasaan, mga taong naapektuhan ang kanilang gawain o ginagawa, naapektuhan ang kanilang kita. Yan. So may mga nagre-react. Kung kaya't ngayon, sa muling pagbabalik ni Jesus, nasa loob muli siya ng templo at ngayon nagtuturo. So ang tanong, anong karapatan niyang gawin ang mga ito? Meron ba siyang diploma? Meron ba siyang certificate na nag-aral siya, na tinuruan siya ng mga saserdote? Anong karapatan niya? Yun ang ibinabato kay Jesus. Dahil lamang may mga no, naapektuhan o nasagasaan. Pero ito yung pagkilos ni Jesus. Hindi niya sinagot kung ano yung karapatan niya dahil unang-una, wala rin namang karapatan yung mga ito para questionin siya. Nakukuha niyo po, no? Kaya nga, sabihin na natin medyo naging diretso si Jesus, sabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong karapatan ko. Maganda po yung makita yung part na yan. No? Kasi minsan, may mga tao po na kahit anong paliwanag mo, hindi naman talaga nila tatanggapin. Di ba? Useless yung makikipagdebate ka, makikipagtalo ka. Useless yung gusto mong patunayan ng iyong sarili para sa kanila. Nagsasayang ka lang ng panahon. May mga mas importanteng bagay pa. Mas importante yung maipahayag niya ang mabuting balita, maturuan ang mga tao, maitama yung mga pagkakamali na ginagawa ng tao kaysa ang makipagdebate, makipag-away, makipagdiskusyonan sa mga taong ang alam naman natin, no, kumbaga dito ay nasaktan lang, na no, nasagasaan lang, kaya hanap na lang ng iba na paraan para ma-question si Jesus. So nawa, no, sa atin din po, tingnan natin kung ano yung mas magandang pagtuunan ng pansin. Sa panahon natin ngayon, sa mga mahilig mag-post, o kaya naman sa mga mahilig mag-comment, yung kapag nag-post ka, ang daming mema, ang daming nasasabi, hindi mo naman kinakailangan replyan. Hindi mo kinakailangan sagutin. Post mo yan eh. Open for criticism, open for public. Ay hindi mo masasala, o po pwede mo nga, no? Na alisin mo na lang yung comment section, edi walang problema, malaya mong gagawin. Pero yun nga, no? Open for public, hindi mo kinakailangan makipag-away dahil lamang sa mga comment o sa mga pagki-question sa iyo. Hindi mo ikaliligaya yan. Kaya nga, di ba, no, sa pagsisindi ng kandila sa ikatlong linggo, di ba yung panawagan sa atin, magalak, magsaya tayo, malapit na, isang kandila na lang, birthday na ng Poong Jesus sa Sareno, eh bakit ka pa magpapa-stress? Ba't ka pa magpamamoblema sa mga taong minsan di mo nga kilala eh, comment lang ng comment, pero masyado kang nagpapa-apekto at nakikipag-away ka
sa mga taong hindi mo naman talaga kilala. Masyado nakikipag-away sa mga, sabihin na natin, hindi mo naman kalibel ang utak. Hindi mo hawak ang utak ng iba. Pero yung ikaw, kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react, kung paano ka kikilos sa harap ng mga taong patuloy na nagkwe-question sa'yo. Basta't malinaw kung saan nang gagaling ang iyong mga ginagawa o sinasabi. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsa ng mga pasaning nagpapahirap sa atin. Ang ating pong itutugon, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin sa halip na magpairal ng pangingilag at takot, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir. At ipagalob mo ang aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. At pag-asang walang hanggan.
sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ibagalob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapakapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maihadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga picture, mga imahin na ibinigay po sa inyo kanina. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
tropa.